Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matapos maghain ng kandidatura itong si Kibuloy sa pagkasenador, tila yata mapapaaga ang pagpunta niya sa Senado kahit hindi pa nananalo. Kung bakit? Alamin po natin. Panoorin po muna natin itong balita para po maintindihan po ninyo ang aking sinasabi. Itutuloy na ang investigasyon kay Pastor Kibuloy. Nagbabalita at nagseservisyo po doon si Ninong Robert. Robert, magandang hapon. Sa at attorney itinakdara ng Senado ang pagpapatuloy ng pagdinig tungkol sa mga kaso na umano'y pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga kababaihan at kabataan ng Kingdom of Jesus Christ. Ang Senate President Francis Escudero humingi na ng permiso sa kanya sa Senate Committee on Women Chairperson, Senator Rizon Severos, na gamitin ang plenaryo para sa investigasyon sa mga reklamo at kasong kinakaharap ni Kibuloy. Sabi ni Escudero, isasagawa ang pagdinig bago ang resumption o muling pagbubukas ng kanilang sesyon sa November 4. So sir, dun nga sa tanong niya, no, ano na yung, sana yung patungo yung investigation, yung direction? Parang tama pa ba na ituloy-tuloy pa? Or it's about time to terminate the investigation? Again, decision ni Senator Risa at bago nga itong si Jennifer o si Jessica o si Maslog, alam ko huling hearing na yan, sabi niya. Pero bibigay ko pa rin sa kamay niya dahil nagsanga-sanga kasi, hindi din naman natin inaasahang magsasanga-sanga to ng ganito kalayo. Pero yung huling hinilingan ng permiso ni Senator Risa na gamitin ang plenaryo para sa hearing ay yung hearing na kaugnay kay Pastor Apollo Kibuloy. May date na sir kung kailan? Meron na. Pero may notice naman yun eh. At saka ano, busy ba kayo? Wala kayo, may gagawin kayo? Eh, nandito lang naman yun. So sir, before the resumption ng session, yung request, before the resumption before, ng session? Before. So inaasahan dito si Kibuloy? Okay, hindi kayo pwede magbulakbul pa. Dito lang kayo. Yan po mga kabunyog, tama po ang inyong narinig. Muling bubuhayin ang pagdinig sa Senado sa pangunguna ni Senadora Risa Hontiveros laban dito kay Kibuloy sa kanyang mga kaso sa pag-aabuso ng mga kababaihan, human trafficking at iba pa. Ano po ang masasabi po natin dito? Tila ata sira ang plano ngayon ni Kibuloy na tumakbo sa pagkasenador. At parang mapapaaga na ngayon ang pagpunta niya sa Senado kahit hindi pa ito nananalo, hindi bilang senador kundi isa sa hatulan at usigin ng mga senador, lalo na ni Risa Hontiveros. Sigurado gigisahin ito ng todo sa Senado at ano naman kaya ang gagawin ng mga kakampi nitong mga senador. Lalo na si Bato, Padilla at Bongo na kung saan sila yung mga kaibigan ni Kibuloy. Kung magkagayon man, nakampihan nila itong si Kibuloy, magiging bias sila at lalong babaho ang kanilang imahe sa mga tao. Lalo na si Bato at Bongo pwedeng maapektuhan ang kanilang kandidatura sa pagtakbo muli bilang mga senador. Anyway, subukan lang nilang ipagtanggol si Kibuloy, sigurado hindi na sila makakaulit pa bilang senador. Diba? At parang hindi lang sa Senado posibleng ipatawag itong si Kibuloy, dahil posible daw na ipatawag ito sa bansang Amerika, or mag-grant yung extraditions na hinihiling ng Amerika para arestuhin itong si Kibuloy at dalhin sa kanilang bansa, para harapin ang mga patong-patong na kaso niya doon sa bansang iyon. Paano ko po ito nasabi? May bago po kasing balita ngayon na isa daw sa kanyang alipores ang nagbulgar ng mga ginawa nilang krimen doon sa Amerika. At dito inamin niya ang lahat ng mga katarantaduhan nitong si Kibuloy, kaya posibleng mag-anunsyo ng extradisyon ang Amerika dito kay Kibuloy. Para po sa iba pang detalye ng balitang ito, let's watch this. Umamin ang isa sa mga akusado, kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy sa kasong trafficking sa Amerika sa pagpapatakbo sa marriage fraud scheme. Ito na ito ng paghain ng guilty plea ng administrador ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Duenas sa kaso. Ayon sa US court records, inamin ni Duenas na nagkasundo silang mag-organisa ng peking kasal mula 2015 hanggang 2020 para maging US citizen ang mga miyembro ng KOJC at malusutan ang immigration laws. Wala pang inanunsyong petsa sa sentensya ni Duenas, pero posible itong makulong ng hanggang 5 taon. Isa si Duenas sa mga naaresto ng US Federal Bureau of Investigation o FBI noong 2020. Nahaharap din si Duenas at Kibuloy sa mga kasong sex trafficking, money laundering at bulk cash smuggling sa Estados Unidos. Ano naman ang masasabi dito ni Senadora Risa Hontiveros sa bagong kaso ni Kibuloy sa Amerika? Halina't panoorin po natin ang mga sinabi niya.
na nagsuspend kami, may mga nag-reach out din sa opisina ko at sa aming komite dahil nasubaybayan din nila yung mga naunang mga pagdinig at nasubaybayan nila yung pagtestigo ng mga kapwa nilang victim survivors. Kung gusto niyo, pwede kong basahin yung naging statement ko tungkol doon kay Marisa Duenas na nag-strike ng plea deal sa US government. So, sa loob at labas ng bansa, palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng krimen ni Apollo Quiboloy. The plea deal by Marisa Duenas, a reported long-trusted administrator of the Kingdom of Jesus Christ with U.S. authorities, is a significant step towards securing accountability for Quiboloy's disturbingly long list of crimes here and abroad, which includes sexual abuse of minors, qualified human trafficking, child abuse, and others. As chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, I also hope that Ms. Duenas, given her position in KOJC, would be open to participating in our continuing investigation on the various allegations of abuses and criminal acts by Quiboloy. Sana tulad ni Ms. Duenas ay makipagtulungan na sa ating otoridad ang iba pang kapwa-akusado ni Quiboloy. Sana ay pakinggan nila ang kanilang konsensya at isiwalat na ang buong katotohanan at ang lahat ng kanilang nalalaman. I urge the Department of Justice to extend all necessary legal assistance to any co-accused or any other person willing to cooperate towards attaining justice for the many women, child, labor, and other victims of Quiboloy's crimes throughout the years. Dapat managot si Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasabwat sa kanilang pang-aabuso sa kababaihan, kabataan at iba pang vulnerabling miyembro ng lipunan. Sa pagkaalam ko, hindi pa siya nag-express ng intention na mag-cooperate, pero pag-uusapan namin sa komite kung pwede nga namin siyang imbitahin given the circumstances. At susulat na po kami sa korte sa susunod na linggo. Yan po mga kabunyog, sinabi na rin ni Senadora Risa Hontiveros na magkakaroon sila ng pagdinig dito sa Senado laban dito kay Quiboloy at aanyayahan na din nila itong kasamahan niya na galing Amerika para tumistigo laban sa kanya. Wala na talagang ligtas itong si Quiboloy kung noon nahirapan ang Senado at si Senadora Risa na patawagin at padalohin itong si Quiboloy sa kanilang pagdinig. Ngayon, wala nang kawala si Quiboloy, kahit ayaw niyang dumalo, wala siyang magagawa kundi pumunta at harapin ang nalalapit na pag-isa sa kanyan sa Senado. Nakakanabik ito mga kabunyog at magandang balita rin ito sa mga nabiktima nitong si Quiboloy, naway mabigyan na ng tuluyan ng hustisya ang mga inabusi nitong manyak na pastor. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po kayo mga kabunyog. May kung anong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, bunyog party list ka na. Halika na, bunyog party list ka na. Sa susunod, ang atin ang suportahan, bunyog party list. Nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.